Magandang araw mga bata, ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Sa araling ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagpapakita ng multiples ng mga bilang na may isa hanggang dalawang digit. Halina't pag-aralan na natin! Sa nakarang taon ay natutuhan mo na kung paano ipinakita at sinulat ang kaugnay na pamilang na pagpaparami gamit ang counting by multiples. Ngayon naman sa araling ito ay matututuhan mo kung paano ipinakita o inilarawan ang multiples ng mga bilang na may isa hanggang dalawang digit. Mga bata, halina't tignan natin ang halimbawa sa ibaba at suriin natin kung paano ipinakita ang pagtukoy ng multiples ng mga bilang. Kung sa unang kahon ay merong tatlong bayabas, sa pangalawang kahon ay meron namang anim na bayabas, at sa pangatlong kahon ay merong siyam na bayabas, ilang kayang ang laman na ikaapat at ikalimang kahon? Kung ang siyam na bayabas ay dagdagan natin ng tatlo, ilan lahat ang bayabas? 12 po, teacher! Magaling! Kung ang 12 bayabas naman ay dagdagan natin ng tatlo, ilan lahat ang bayabas? 15 po, teacher! Magaling! Halina't pag-aralan natin kung paano pinakita ang pagtukoy ng multiples ng mga bilang. Sa unang kahon ay merong tatlong bayabas. Sa pangalawang kahon, ilang bayabas naman kaya meron? Tatlo. Dagdagan pa ng tatlo. Kung susulat natin ito sa pamilang na pangungusap, ito ay 3 plus 3 equals 6. Anim na bayabas meron sa ikalawang kahon. Pag-aralan naman natin ang ikatlong kahon. Anim na bayabas, dagdagan ng tatlong bayabas, ilan lahat ang bayabas? Isulat natin sa pamilang na pangungusap. 6 plus 3 equals 9. Siyam na bayabas meron sa ikatlong kahon. Pag-aralan naman natin ang ikaapat na kahon. Meron siyam na bayabas, dinagdagan pa ng tatlong bayabas, isulat mulit natin sa pamilang na pangusap na 9 plus 3 equals 12. 12 bayabas meron sa ikaapat na kahon. Pagmasdan naman natin ang nasa ikalimang kahon. 12 bayabas, dinagdagan pa ng tatlo, isulat muli natin sa pamilang na pangusap na 12 plus 3 equals 15. Merong 15 bayabas sa ikalimang kahon. Ngayon naman, isagawa natin ang skip counting by 3. 3, 6, 9, 12, 15. Ngayon, alam mo na kung paano ang pagtukoy ng multiples ng mga bilang. Tignan mo pa ang ibang halimbawa sa ibaba. Tukuyin mo kung paano pinakita ang pagkuha ng multiples ng mga bilang. Halimbawa, 202, 224, 246. Ano kaya ang tatlong magkakasunod na bilang? Upang matukoy mo ang nawawalang tatlong kasunod na bilang, kailangan matukoy mo muna ang kinalabasan or difference ng unang tatlong bilang at idagdag ito sa kasunod na bilang upang makuha ang susunod na multiples. Halina't alamin natin ang difference. 202 minus 224 equals 22. Ang difference ng una at pangalawang bilang ay 22. Ngayon naman, hanapin natin ang difference ng pangalawang bilang at pangatlong bilang. 224 minus 246 equals 22. Ang 22 ay mga common difference. Mga bata, kanina nakuha na natin ang common difference.
Ang common difference ay 22. Ibig sabihin, ang mga sumusunod na bilang multiples ng 22. Kaya ang nawawalan ng tatlong kasunod na bilang ay ang 246, dagdagan natin ng 22, ang sagot ay 268. Ibig sabihin, ang sunod sa 246 ay 268. Ngayon naman, kunin natin ang kasunod na bilang sa 268. 268, dagdagan natin ng 22, ang sagot ay 290. 290 ang kasunod ng 268. Ngayon naman, ano kaya ang kasunod ng 290? Hanapin natin. 290 plus 22 equals 312 ang kasunod ng 290. Ang multiples ng 22 ay 202, 224, 246, 268, 290, at 312. Mga bata, natukoy mo na kung paano ang pagkuha ng multiples ng mga bilang. Kayang-kaya mo nang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagtapatin ang pangkat ng multiple sa hanay A at ng tamang bilang sa hanay B. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Para naman sa gawain pagkatuto bilang dalawa, punan ang mga patlang sa bawat bilang sa pamamagitan ng pagtukoy ng multiples nito. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Para naman sa gawain pagkatuto bilang tatlo, tulungan mo si Bert na kumpletuhin ang tamang bilang ng bawat kahon sa pamamagitan ng pagtukoy ng kinalabasan or difference ng unang tatlong bilang at idagdag sa kasunod na bilang upang matukoy mo ang kasunod na multiples. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa aralin ito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!